Okay, Tess, ready na ba si ating field reporter? Wow, Tess! Ganda na suot mo. Nakausok ka ngayon, ha? At, live na live. Bawal, ano, bagay na bagay sa background mo, Tess. Ha? At talaga na mga tag-ulan na, naka-long sleeve ka na, eh. So, Tess, balitaan mo kami kung ano ba nangyari at ano ba nakita mo sa ating kapaligiran. Okay po, maulan na hapon at malamig na panahon, Tatay Rani. Siyempre, live po tayo ngayon dito sa studio, Opla na Disiplina Center po. At siyempre, bago ko po simulan, Tatay Rani, gusto ko lang ng magandang balita, no? Sabi nga, talagang ang tulong mo ay nakakarating kahit saan, hindi lang sa Quezon City. Yung pong sumulat sa inyo at humingi ng tulong na napili ninyo, ay totoo palang taga Naranca, Leyte. Katulad na sinabi ko sa inyo, taga Leyte, ha? Opo, iahatid ko sana, dahil gusto nyo, personal kong maihatid, dadayo sana ako sa Leyte. Kaya lang, nung nalaman ni Richard Gomez na pupunta ka roon, dati 14 days lang ang quarantine, ginawan lang 30 days. Kaya nga po, boss. Kaya hindi na kita pinayagan pa pumunta roon. Tama, boss. May istak ako doon. Wala kang alalay dito. Wala kang field reporter. Kaya po, pinadala ko na lang siya. Ayan po. Sa Palawan. Ay, dapat pala malayo. Yan. Kaya, pinadala ko po. At syempre, sabi ko sa kanya, pag natanggap niya, ay magpadala siya sa akin ng picture. Para makasiguro rin ako talagang taga doon siya. At nung pumila pala ng hapon, wala pa kasi, hindi pa nag-text sa akin yung Palawan. Hindi pa pala nakuha dahil nasaraduhan daw yung tatay niya. Yeah. Kaya nung umaga po, ay sinend na niya sa akin. Ayan na po. Ayan. Oho. Ayan. At least, napatunayan natin, Tess, kahit saan, basta at, may nangihingi at karapat dapat tulungan, ay ginagawan agad natin ang aksyon ito. Tama. Na makatulong sa kapwa natin. Alam niyo po, sobrang ang kanyang message sa akin ay sobra-sobra ang pasasalamat niya kasi nga, nakikitira lang sila doon sa tatay at yung tatay ay nag-driver lang ng pot-pot. Kaya pala pot-pot kasi sabi ko nga saan ba yung pot-pot na yon, doon pala yon siguro yung mga sikad nila. Yun po ang, yung mga padyak yun, padyak, eh. Pot-pot kung tawagin ngayon. Kasi kung dito may busina, ang busina doon pinipindot. Kala mo mahawak ka ng paing goma na pag pinisil mo, put! Tapos ito. Para pong yung nagtitinda ng pandesal dati. Yan, ganyan. Ganyan ang tulog nun. Ayun, may tulog pala tayo doon. Napaka-high-tech natin. High-tech na tayo. Pang 13th episode na natin to, kaya high-tech tayo. Pataas ng pataas talaga. At siyempre po, kahapon ay nakarating kami ng Fairview naman, sa East Fairview po. Tatay Rani, huwag mong tanggalin yung iyong jacket. Dahil napakaraming comment dito na napakaganda daw po ng inyong jacket, ha. Napakaganda ng inyong attire ngayon. Alam mo, tinatalo yung ano, eh. Tinatalo yung pagiging macho ko ng jacket. Ayun lang. Tinanggal ko lang, eh. Naitatago. Kaya ginaganyan ko na, Tess. Para at least, eh. Natatalo ako, eh. Sige po. Sabi nga po, eh, kung ako yung last comment ko dati, eh, natuwa ako dahil paganda daw ako ng paganda habang patagal na patagal, kahit alam kong bola. Pero sa'yo, Tatay Rani, ngayon bumawi. Napakarami nagsabi na napakagwapo mo daw ngayon, Tatay Rani. Alam mo, nung araw, nung sa session namin, na nung nakaupo pa tayong konsihal, eh, tayo nagpauso ng mga floral na Amerikana na coat, eh. At yan na naging trademark sa atin. So na-miss ko lang dahil umuulan naman, sinubukan ko lang. Ngayon po kasi mas dumami ang iyong fans, no? Mula sa iba't ibang lugar. Dati kasi pag nag-upload tayo nung ikaw ay konsehal, ay yung mga kasama lang natin sa District 2 o sa ano, sa Quezon City ang nakakita. Ngayon po kasi mas marami kang fans sa iba't iba, kaya nagulat sila na gano'n ang iyong coat at sobrang ganda daw po tingnan sa TV, sa Facebook, no? sa cellphone nila. Ayan po. At siyempre po, nakarating kami ng East Fairview at itong si ate ay, si Ira, ate Ira, ay ang hiniling lang po sa inyo, Tatay Rani, ay diaper ng anak niya. Diaper. Opo, dahil siya ay nagbe-breastfeed. 1 year old po siya. At nagulat kami kasi doon po pala sa may Station 5, pag pumasok ka doon sa gilid, maluwag doon.
Tapos, Creek yun. Yes po. Alam na alam nyo talaga, Tatay Rani. Ako po'y ngayon lang nakarating doon. Kahapon lang ako nakarating. May gawad Kalinga kasi kami nung araw dyan. Ayun. Sa Dalia. Opo, pero hindi namin nadaanan yung gawad Kalinga. Yes, oh. Pero sa Creek kami, dumiretso. Ang layo pa po ng bahay nila mula doon sa bombero. At nakita namin sitwasyon, tumawid kami ng creek at yung tulay na bamboo. Tapos doon po sila sa kabilang side. Para kang wala na sa Quezon City, no? Opo, opo. Tapos di sabi ko nga sa kanya, bakit yun lang hiniling mo kay Tatay Rani, yung diaper? Eh, grabe pala yung situation nyo ngayon na nakikitira lang siya sa kanyang bienan. At yung kanyang asawa ay pa-extra-extra lang. Kaya sa parang ako'y na-consensya, Tatay Rani, dahil binigyan din natin siya ng grocery mula po sa ating butihing Mayor Joy Belmonte at tuwang-tuwa na po siya doon. Kaya lang may bumulong sa atin, nakaibigan natin, Tatay Rani, si YP, yes, de La Rosa, at sabi niya nga ay magbibigay siya ng 500 sa mapipili natin na pwedeng tulungan. Kaya nakita ko po yung pagkakataon na yun at iniabot ko po sa kanya yung 500 pesos mula sa isang viewer natin na na-inspire ninyo, Tatay Rani, na magbigay din ng tulong. Yan, ha? Dumadami na. Dumadami na sila, Tatay Rani. Nung nakaraan, si Mark at saka si Joy, gumopas. Ngayon naman, meron ng YP. Oh. At ang maganda doon, ay, at meron pa, yung malaki nating sponsor, Tatay Rani, si Mr. Von. Von Francisco. Na maraming bigas na binibigay, no? Kaya maraming maraming salamat. Mukhang mas marami pa po tayong, marami pa kayo may encourage na magbigay. Ayan. Paalala si Lord yan. Ayan po. God bless sa kanila. At syempre po, ayun, tuwang-tuwa siya doon. Naiyak siya, kaya lang nga po, ang problema, yung aking tagakuha ng video, ay nadulas yata at napatay yung aming cellphone, kaya wala pong video. Talagang naiyak yung babae, kaya awang-awa kami, ayun. Kaya yun po, si Ate Ira. At syempre, nakarating din kami ng Camarines Caloocan, Tatay Rani. Ay, talaga. Oo. Kahapon, inuna namin kasi yung mga malalayo, Tatay Rani, pag kami naglilibot. Alam nyo po, ang inililibot na namin ngayon, buti na lang ay inaabot kami ng hanggang alas 8 lang. Nang gabi. Pero anong oras kayo nagsisimula? Tess, maaga pa lang. Maaga po kami. Nay, nagsisimula na po kami. Bago mag-nay, nagsisimula kaya na. Kaya kahapon, ang lakas din ng ulan, siyempre, naantala rin ang pagdi-distribute nyo ng mga tulong natin. Pero alam nyo, Tatay Rani, kahit umuulan, may payong kami dala. Baka sa susunod kapote na dala lang. De, meron na nagbigay sa ating sponsor ng kapote. Ayun, talaga naman. Maraming maraming salamat po para tuloy-tuloy ang paghatid ang ng ating. Ang problema lang doon, kailangan pa-alter mo yun. Sobrang haba po? Dahil ano, one size lang eh. Pre-size eh. Ah. Pero maganda. Green din, green. Green, okay. Maraming salamat, Tatay Rani. At tuwang-tuwa si ate nung inabangan niya kami. Pumunta kami ng Camarines Caloocan. Nakarating kami. At tuwang-tuwa si nanay dahil siya po ay natulungan niyo ng 10 kilos na bigas. Eh, sabi rito, blooming ka raw, Erol Agpua. Agpuna. Maraming maraming salamat po. Sabi dito, Luz Solar, ganda ng suot ni Purok Tess. Pinagandaan talaga. Hindi! Alam mo, Tatay Rani, namumblema nga ako kasi kailangan hindi inuulit yung damit natin dito. kaya dapat, Tatay Rani, gawin mo na ako ng uniform. At least pag uniform, kahit lagi kong suot yun, pagka damit, kailangan lagi tayong iba yung dad, isusuot ko. Ayan mo, Tess, yung tahuna, Wag naman, Tatay Rani. Pumapasok na sa sponsor natin. Anong malay mo, yung kaagapay naman, taga rito sa atin, kaagapay. Oh, diba? Kaagapay ko kalaman. Tira mo mukha ko ngayon. Oh. May make-up to. Salamat, tahuna funeral. Ah. Sa susunod talaga, Tatay Rani, may make-up artist na tayo. Nangingintab din yung ilong mo. Kasi hindi ako nagme-makeup eh. Okay po. At siyempre po, ay talagang tuwang-tuwa si ate. Dalawa lang sila ng anak na doon. Kung makikita niyo po, ina-upload ko yung mga video sa ating page. At siyempre po, Tatay Rani, meron pa ikaw na tulungan. Nakakatuwa itong istorya, pero hindi ko kasi in-upload dahil 15 anyos lang siya. 15 anyos? Opo. 15 years old, isa sa mga napili mong tulungan, 15 years old,
At may baby na siya. 15 years old, yes, may po. Anak na. 6 months ang baby niya. Tapos, ang ano nito, ang napangasawa niya ay 18 years old din. 18 years old? Opo. Opo. Parehas bata. Ang may consent kaya sa nanay niya yan, yung babae? Nakausap ko po ang nanay. Ito lang po ang ano doon, ang istorya ang malupit. Meron siyang kakambal. Na 15 years old din, siyempre kakambal. Oh, eh. 15 years old, no? Akala ko, ano yun eh. Akala ko, 16 siya. 15 years old, Tatay Rani. Natawa ko kasi pares pala silang sumulat sa atin, sa'yo. Oh. Na humingi ng tulong para... Buntis din yun. Gatas diaper. May baby rin, pero... May... 1 year old. Oh, nagbe-breastfeed humingi, pa. Humingi ng gatas at saka meron ng pambras na. Humingi ng gatas sa inyo, Tatay Rani, at diaper. Ang problema, nung binasa natin, syempre ang napili ko may profile picture. Hmm. Kaya lang, na ako ang nagkamali dahil na, nabanggit ko yung Robilin. Yun yung na-text ko. Dahil akala ko parehas ng middle name, Hapag, at saka yung apelido, Concepcion. Yung pala, kambal to, Tatay Rani. Ay, kailangan dalhan mo uli yan. Dahil, siyempre, isa lang naman na nabigyan mo, eh, kambal pala sila at pareho nangangailangan, eh, isama mo na yan. Naku, napaka. Isama mo na yan. Baka magtatalon sa tuwa yung Tatay Rani kasi nakikiusap siya. Sabi ko sa kanya, hindi po kayo yung napili ni Tatay Rani, kundi yung si Rob. Hindi. Kasi magkaiba po yung address, Tatay Rani. Yung isa, Doña Faustina, Barangay San Bartolome. Itong isa na napili natin ay... Holy Cross, Barangay San Bartolome. Alam Barangay yung, San Bartolome. Opo. Memorial yan ngayon, Holy Cross ha? Memorial yes po, yan. Nakapasok kami ng Holy Cross. Napakaganda, napakaluwag. Yung pala, pagpasok mo ng Holy Cross, may lalabasan kang gate sa dulo, yun po yung lugar nila. Oh. At 15 years old, tung parehas na kambal na parehas na nag-asawa, ang tanong, ang sagot ko, ang sagot niya sa akin ay, maaga daw pong na in love. Eh, sabi nga ni ano ni Marjorie Barreto eh, talagang ako sa lahat ng aspeto ay magaling ako. Isa lang talaga ang kahinaan ko. Ano ang pag-ibig. Ayun. Umibig kay Mayor. Oh. Ay, ganun ba? Ako nga pala. Oh. Kay Mayor. Oh. Hindi naman nakikinig si Mayor. Na. Hindi naman nakikinig si Mayor. Si Mayor. Oh. Chismis yun, Tatay Rani ha. Alam mo naman, Tatay Rani, chismoso rin to. Ganti-gantihan lang naman dahil pagtalikod ko rin, chinichismis din naman ako eh. Ay, gano'n mo ba yun? Tapos di, yun nga po, nakausap ko yung nanay, wala daw siya magagawa. Parehas pa nagkaroon ng baby na maagang edad, sa murang edad. At itong isang to, yung napinan si Rob, ay nakikitira doon sa nanay. At sila ang gumagastos ng mag-asawa. Pero sa ngayon ito, kasi... Ito, Tess, oh, mayroon na naman kay Gloria Ligaspi to. Salot, me, sa'yo, Ma'am Tess. Nakarating na po sa Camarin, Caloocan, sa kapatid. Ayun. Talagang dumadami na fans mo. Ay, may kwento ako dyan, Tatay Rani, ha? Kasi, kasi, ito nakakatawa, nakakatuwa. Kasi, sumakay ako ng tricycle. Kasi may tricycle na tayo, eh, no? May biyahe na. May biyahe na. Di, nag-tricycle ako papunta dito sa ating Oplan office. Tapos, patingin-tingin sa akin yung driver sa likod. Kasi yung tricycle niya, yung bagong tricycle ngayon, di nasa likod ako. Malingon-lingon siya. Sabi niya sa akin, nakangiti. Sabi niya, Ma'am, di ba po ikaw yung kasama ni Tatay Rani sa Facebook Live? Akalain mo yung Tatay Rani? Talagang sumisikap na tayo. Dumadami na ang ating viewer, ha? Talaga na. Dahil sa'yo, Tatay Rani, sumisikap na si Tess na to. Eh, sa susunod, sa Monday, i-sponsor, may kukuha ko na sponsor ng blouse mo. Ay, wow! Kukuha tayo na naku, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa inyo. Kasi may nag-text sa akin ngayon, yung kurtina daw ng bahay niya, magpapalit na sila. Ngayon eh, idodonate daw sa atin at teternuhan daw tayo na ano. Dalawa, kung dalawa tayo boss, okay lang. Oo, dalawa. Modista na lang kulang natin. Kasi may kurtina na eh. At saka ano yung designer, no? Pagagandahin niyan, Tatay Rani, pag tayo nagdala, gaganda yan. Huwag kang mag-alala. Okay po. At syempre po, yun nga po, nabigyan natin ng tulong. At pati yung magulang ay nagpapasalamat. Dahil talagang walang-wala rin yung kanilang anak. At ngayon ay matutuwa lalo ang nanay dahil yung isang kakambal ay bibigyan mo rin ng tulong. Siyempre, magkakambal yun. Nabigyan yung isa at pareho nangangailangan. Eh, nagkamali ka pa ng tawag.
Oh, ay talagang dapat tulungan natin. Opo, Tatay Rani, umasa na siya. Napaasa ko siya kasi akala ko. Kasi meron din nag-request sa akin ngayon, taga Payatas. So, pakigawan mo niyo nga ng paraan. Yung may mga identified niya yung mga may PWDs na mga bata. Ito po, ay, Tatay Rani. Yan ba? Sige nga, test, kwento mo nga. Opo. Ito po, ito po yung mga PWD. Si Ma'am Cynthia Datul. Siya ay coordinator. Ayan. Siya ay coordinator ng PWD sa Payatas. Yes. Sa Barangay Payatas. Ayan po, sinend niya yung mga pictures po sa inyo para po makita niyo yung sitwasyon ng mga PWD. Yes. Ang inihiling niya po dito, Tatay Rani, talagang nakakaawa yung mga PWD natin dito. At may isang nanay po na may malaking bukol sa ulo. At halo-halo to na, Tatay Rani, iba-ibang klase ng PWD. Merong cerebral palsy, merong mga parang iba-ibang klase po ng ng mga sakit. Yes, so nakita ko nga, kaya nga nung nakita ko 'yan, ay chinat ko siya at pinoward ko sa inyo para at least mabigyan natin ng agarang tulong dahil bihira din ako nagpapasalamat kay Ma'am Datul. Na at least sa nagintulay. Kabutihan puso niya na nakakapag-alaga siya, nakakatulong siya ng mga bata na sa ganung sitwasyon. So nabagbag agad ng ating damdamin kaya sabi ko nga i-priority natin 'yang test at tulungan natin. Ang inihiling niya po, Tatay Rani, ay diaper at saka gatas. Yes. Anim na bata po. Binigay niya yung size, Tatay yes, Rani. Yes, tama. Anim na bata na double XL para sa diaper. Tatlong bata na XL, isang bata na large, isang bata na medium, at yung nanay po, adult diaper. Yes. Tapos lahat po ng bata ay humihiling siya na sana mabigyan ng gatas. Bigyan natin ng gatas at kahit paano, siyempre, hindi naman papayag si Mayor Joy na hindi rin natin abutan yan ng grocery na galing kay Mayor yes, Joy. Yes po. At bali 12 to, Tatay Rani. Yes, bali 12. 12 po. Okay lang yan, Tess. Okay lang yan. Okay. Kayang-kayan si Lord yan. Ayun. Amen. Amen talaga. God will provide talaga. At syempre po, Tatay Rani, meron din dito na sumulat sa inyo ay yung si Gomez. Hindi nabuo yung pangalan niya sa pagprint. Pero siya po si Alexis yata ito na humihingi rin ng tulong, Tatay Rani, dahil nakakuha na nga po pala sila daw ng form ng SAP. Mm-hmm. At saka ng teka lang, Tatay Rani, hanapin ko lang. Ayun. Nakakuha na sila ng SAP form. Kaya lang nga, hindi pa na-schedule yung payout. Mm-hmm. Opo. Kaya po humihiling siya, Tatay Rani, dahil ng tulong sa inyo kahit pang gatas lang daw. Ayan, pambili ng gatas ng anak ko. Bakit? At diaper. Infant ba yung anak niya? Hindi po nabanggit dito kung infant, pero tatanungin natin, Tatay Rani. Tanong mo kung anong gatas ang tulungan natin. Ayan po. Sabi niya rito, wala pa po akong trabaho, pa-extra-extra lang po ako. Sa ngayon po, andito po kami sa bienan ko po dahil wala na po kami makain at wala na po kaming budget. Nang hihingi na lang po kami dito, barya-barya po. Ayun yung sinabi niya, humihingi po siya ng tulong. Eh, mayroon nga, nag-text nga rin sa akin si June. Kaya lang, ang gusto niyang tulungan, yung mga galing sa Pegasus, galing sa Heartbeat. Si Sir June ba ito ng hindi ko alam laban kung, TNBS? Hindi ko alam kung si June TNBS yan kasi June lang nakalagay . Sabi niya, Idol Rani, baka pwede ipanawagan mo sa FB page mo na ang lahat ng nawalan doon na trabaho, doon sa Heartbeat at Pegasus, saka sa Air Force One, hindi naman daw tatanggapin ng dole, ay willing naman daw siyang magbigay ng ayuda. Yung mga nakikinig po dyan, ha? Alam mo, Tatay Rani, mukhang maraming magte-text agad. Ayan. Okay po. At ito naman po, si Noriel Canieba, Tatay Rani. Kung matatandaan mo, isa ito sa mga una nating natulungan. Tinulungan mo ito dahil ang kanyang sulat ay na-comatose yung kanyang tatay. Yung nasa ospital noon. Opo. Na nagtatrabaho sa ibang lugar, na inatake at comatose sa ibang lugar. Ngayon po ay pinuntahan na ng kanyang nanay doon at hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin.
Kaya po sabi niya, magandang tanghali po, Tatay Rani, baka po pwede kami makahingi ulit ng kaunting tulong sa inyo dahil wala na po kaming makain. Ayun po, na-stroke po ang papa ko at hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin. Ayan. May video siyang pinadala, video ng kanyang nanay na humingi ng tulong at nasa ospital pa sila. Ayun po. Ang masaklap dito, Tatay Rani, yung kanilang kumpanya ng kanyang tatay ay ACX Company. Hindi man lang tinulungan, pinabayaan man lang sila. Yan po ang sinabi. Ano, yung kaya, yung SSS contribution kaya, yung part ng kumpanya, pinadadala kaya o nire-remit kaya sa SSS, baka sana kung nire-remit yun, malaking bagay makatulong. Pero kung hindi nire-remit yun, ididimanda natin yung kumpanyang yan ng non-remittance ng mandatory SSS contribution. Ang problema pa nito lalo, baka yung contribution sa ng trabahador, kinukuha niya, tapos hindi niya nire-remit, mas malaking asunto yun. Ay, nako. Mananagot ang kumpanya. Kasi sabi niya, kasi sa katunayan nga po, wala po silang benefits na binibigay sa mga trabahador nila eh. Sa Malibay, Pasay City po ang office nila. Malibay. Sige, abuti ng kamay natin yan. Tulungan natin, Tess. Ano ba kailangan ng nanay niya ngayon? Ang tatay niya ngayon? Mukhang medical pa rin. Pag-gamot pa rin po, Tatay Rani. Opo, financial. Uh-huh. Financial din po ang naibigay niyo sa kanya. Kasi nakaraan. Kung iyan ay updated, yung kumpanya nila, may ayuda ang SSS eh. Almost 20,000 nga, equivalent na 2-month salary nila ang ibinibigay eh. Mm-hmm. Kaya nga, makita mo, sa mga satellite offices ng SSS, pila eh. Kasi talagang tumatanggap at namimigay sila ng suporta sa mga membro nila. Mm-hmm. Kaya dapat, ngayon habang tulungan muna natin kahit paano, tulungan natin test kahit paano magpadala tayo ng financial assistance. Hindi sige man po, kalakihan, pero kahit paano, ay makakatulong na rin naman sa kanila. Opo. Yun ang nga po ang sinasabi ko rin sa mga pinadadalan niyo po ng tulong, na yung tulong po ninyo, eh hindi naman talaga sasapat dun sa kabuuan na kailangan, pero ang laging sinasabi nila ay malaking tulong na po. Tsaka ito, mula sa puso to, mula sa atin to. Tama po. Mula sa puso at mula sa atin to. Opo. Kumbaga, share lang natin yung blessing natin. Yes po. Yes po. Dahil anak tayo ng Diyos eh. At laking pasalamat po nila, Tatay Rani. Sabi nga eh, meron pa nga po kaming na-interview kahapon, yung merong congenital heart disease yung kanyang anak na binabigyan niyo ng 2,000. Naiyak talaga sa sobrang tuwa dahil ang dami na niyang chinat, ang dami niyang pinadala ng messages, pero ikaw lang daw po ang nag-response sa kanya. Kaya talagang umiiyak yung nanay. Tsaka bibigyan natin ulit ng warning. Yung mga employers, yung mga employer na hindi nagre-remit ng hulog, ng contribution ng mga empleyado nila. Kasi ang patakaran yan eh, hati sila, may percentage ang employer, tapos may percentage din ang manggagawa na kinakaltas ng employer yan at dinadagdagan dapat supposedly ng employer at i-remit doon sa SSS. Tama po. Pag updated ang remittance ng madaling makautang ang mga membro. Kaya lang, ang daming may sitwasyon ngayon na hindi pala nagre-remit pero kinakaltasan. Yun. Kinakaltasan. Ha? Mm-hmm. Kaya tutulong tayo. Ha? Tutulong tayo doon sa biktima. Ha? Biktima ng mga employer na hindi nagre-remit. Ginugulangan nyo ang empleyado ninyo. Marami nang nakulong ngayon dyan. At pagka ganyan kayo, pakukulong namin kayo. At tutulungan natin dahil mayroon tayong abogado na tutulong din sa atin para i-prosecute, habulin yung mga balasubas ng mga employer na yan. Tess, kanina kasi, habang nasa UP ako, nakatabi ko yung isang staff natin na si Katrina na hindi ako pinansin. Isna Vera pala sa personal. May tumawag sa akin, isang taga ABS-CBN. At nagsabi, humihingi ng tulong, na meron doon sa kanila na stranded na limang tao. So, sabi ko, sige, mamaya, pasundo ko dahil kailangan daw, wala raw matitiran at kailangan may matutulugan. Dahil ibabalik probinsya nila ito, kaya lang, suspended ngayon yung balik probinsya.
suspended ngayon ang balik probinsya dahil inaayos pa dahil may mga konting na nagiging problema. So, Tess, ito ba ay nakarating na sa atin? Dahil pinasundo ko ito, Tess, eh. Opo, Tatay Rani. Pakikwento. Ay, andyan sa mga screen natin. Oh. Nandyan na. Alam nyo naman kayo, pagka sinabi nyo, nasunduin, nasundo agad. EBS na humingi ng tulong, ha? Opo, opo. EBS, ha? EBS. Oh. Ang laki ng tiwala sa inyo ng ABS-CBN, Tatay Rani. Eh, pagka nagkamali na may isang tao ko doon sa Sigera, eh, tinira rin ako noon, eh. Ay, ganun. Oo nga. Yun sana malo. Opo. Pero sa akin, wala akong sama na loob. Eh. Mm-hmm. Ganun talaga buhay. Mm-hmm. Diba? Alam niyo po, Tatay Rani, andyan sila at nakausap ko, nakakwentuhan ko kanina yung anim na... Para ikwento mo nga para malaman ng mga nanonood sa atin ang istorya. Baka isa sa kanila ganito rin ang istorya. Mm-hmm. Ito po yung istorya, Tatay Rani. Yung tatlo sa kanila, iba-iba pala ang mga problema nito, Tatay Rani, at iba-iba yung kwento. At iba-iba rin yung pinanggalingan. Sa totoo po, itong tatlo dito ay construction worker. Taga-Samar, Tatay Rani. Taga-Samar sila. Bisaya. Opo, taga-Samar sila. Ngayon, kinuha sila sa Samar para dalhin sa Cavite. Mm-hmm. Para magtrabaho. Sila po ay gagawa... Lagyan na kaya natin konting background yan. Kaya ba natin na yung background niya na ano? Eh di kailangan melody ng boses ko. Dapat yung medyo dramatic din pala. Yes. Teka lang, teka. Para kung merong Ate Charo ang channel 2, ha? Merong Ate Tess ang kay tatay tayo. Okay. Alam mo, Ate Tess. Alam mo, Tatay Rani, lumilevel up na lahat ng trabaho ko. Dati field reporter lang. Investigator ngayon ay drama na pala. Okay lang yan. Basta wag mula akong palitado. Okay. Ayan. Ito po, seryoso. Eh, talagang malungkot po yung... Kasi din ang mga tao dito, tao eh. Huwag tayong tumawa kasi kailangan seryoso po. Yung background ni Ma'am Ana, eh, grabe. Okay. Okay po. Dear Ate Charo. Ay, hindi pa. Sandali lang. Okay po, ayan. Tatay Rani, ito pong tatlong kalalakihan, anim sila. Pero yung tatlo po sa kanila, kailangan daw mahina yung boses ko. Yung tatlo po sa kanila ay mula sa Samar. Kinuha sila ng company na ito, yung Quality, na gumagawa ng hollow blocks. Inalok sila ng trabaho at dinala sa Cavite. Ngayon po, inabot sila ng lockdown. Nung magsimula po yung lockdown, siyempre, stop din ang trabaho. No work, no pay. Opo. Pero binigyan naman sila ng pangkain. Alam mo kung anong binigay sa kanila? Anong binigay sa kanila, Tess? Isa't kalahating kilong bigas. Wow, napakadami. Tatay naman, seryoso na. Huwag mong patawanin. Okay. Isa't kalahating bigas. Isang sardin. Naiyak. Okay po. Hindi, talagang grabe yung inabot nila, Tatay Rani. Isang sardinas. Bawat isa. Isang noodles. Isang pakete ng kape. Ako. At dalawang biskuit. At ang pagkasabi niya sa akin, ha, ito ang pagkasabi niya, Ma'am, yung pangbatang biskuit. Yung bilog. Yung bilog na biskuit yun. Okay. Marie o Pita. Okay po. Okay. Ngayon po, sabi ko sa kanya, ano po yun? Okay na yun. Kasi talagang naiyak na ako. Okay po. Then, kasi actual natin na nakausap po yung test eh. Okay. Hindi natin akalain na ganun kabigat at ganun may balasubas na amo. Ha? Ganon kawalang hiya yung mga amo ng mga yan. Alam niyo, boss, ang sabi ko sa kanya, napakaswerte niyo kasi araw-araw binibigyan kayo. Hindi po, ma'am. Yun lang ang binigay niya sa amin mula nung nag-lockdown. Ang tanong ko sa kanya, paano po kayo nabubuhay? Eh, araw-araw kayo kumakain. Alam niyo po ang sinagot niya sa akin, ma'am, yung mga kamag-anak namin sa Samar,
tinatawagan namin para magpadala. Baligtad ang nangyari. Sila pa ang humingi sa Samar para padalan sila ng perang panggastos. Nangutang ang kanilang pamilya sa probinsya para ipakain at nagugutom sila. Baligtad. Opo, baligtad. Grabe talaga yung nangyari sa kanila, Tatay Rani. Grabe yung amo ng walang yakang amo ka. Tapos nung May 21, siyempre, Tatay Rani, hindi sila sanay sa ganun, namumroblema na sila. Gusto na nilang makauwi. Kaya nung May 21, naglakad sila papuntang Dasmariñas. Dalang sabi, makakakuha lang sila ng travel pass sa Dasmariñas. Magmula doon sa Cavite na pinagtutuloy nila, lumakad silang Dasmariñas, pero nabigo sila. Dahil hindi pala doon kukunin. So bumalik na naman sila. Ang sabi ay sa 13 Martires. Dahil sa kagustuhan nilang makauwi na, kahit hindi na sila bayaran, makauwi lang sila sa Samar. Naglakad sila uli hanggang 13 Martires. Imagine, hirap nang inabot ng mga kababayan natin. Sobra, Tatay Rani. Tapos pagkadating ng 13 Martires, nakakuha naman sila ng travel pass. Ngayon po, ang nangyari ay nahold naman sila sa Bulacan dahil naglalakad lang sila. Magmula Cavite hanggang Bulacan. Nahold sila ng mga pulis dahil alas 11 na ng gabi. Oo, may curfew na ano GCQ tayo noon eh. Yes po. At ang nangyari po ay nung malaman ng mga pulis ang kanilang sitwasyon, pinakain po sila doon ng hapunan. Salamat sa mga ating kapulisan na nagpakain sa ating mga nandito ngayon na biktima ng sitwasyon. Maraming salamat at talagang may mga mabubuti pa rin pulis. Sana dumami kayo. Ang nakakalungkot, Tatay Rani, yun lang pala ang pagkain nila sa buong araw na yun. Sa beses lang silang isang nakakain. Isang beses, alas 11 ng gabi, dun lang sila nakakain dahil dun sa tulong ng mga pulis doon. Imagine gaano kahirap ang inabot ng mga taong ito. Sige, test, tuloy mo test. Tapos po, doon sila pinatulog. At nung kinaumagahan, nung malaman ng mga pulis na maglalakad lang sila papuntang GMA, dahil ihingi sila na pupunta sila sa TV station para manghingi ng tulong. Okay, oo, na makauwi sila ng Samar. Ngayon po, inatid sila ng mga pulis sa GMA mismo. Magmula Buklaran hanggang GMA. Anong date yun, Tess? Anong date? May 23, Tatay Rani. May 23? Opo. Inihatid na sila sa GMA. Ngayon po, nakausap naman nila yung mga staff ng GMA, lalo si Mr. Rafi Tima. Parang yung anchor yun, okay, reporter yun. Ano. Binigyan siya ng 500, tapos yung ibang staff po, binibigyan sila ng pangkain. Kaya lang, hindi naman yun kasi yung pinaka-main purpose nila. Ba't sila lumapit sa GMA? Ang gusto nila makauwi na. Yes, yes po, Tatay Rani. Kaya nung May 27, lumipat sila ng ABS-CBN. Ayan, dalawang station ang pinunta nila. So, 27 pa lang, May 27, nasa ABS. Nasa ABS-CBN na sila. Sarado na ABS nun eh. Opo. Pero may mga taong pumapasok. Yes. Na o dahil may tiliradyo, yes, pa rin po, naman sila meron. Na tumulong sa kanila, nagbigay din ng pagkain. Tapos ang maganda nito, na-interview sila at tinulungan sila makalapit sa Office of the Vice President. Ah, okay, also. Yun. Pinagawa sila ng sulat ng Office ng Vice President para sa paghingi nila ng kung ano gusto nilang tulong. Tapos po pinabalik sila. At nung June ay may sagot na. May referral na sila para doon sa kaya Balik probinsya at saka po tinulungan sila ng ABS-CBN na magkaroon ng travel authority. Oo, galing. Nabata ko po ang pangalan ni General Elizar doon sa kanilang kasi travel pass. Kasi pumipirma lang pagka outside region, NCR tayo, pagka outside NCR ka, tatawid ka sa ibang region, kailangan na may police authority ka. Opo. Oh, so si General Eliasar ang pumipirma ron. Yes po. Nabasa ko doon na by land at saka by sea. Kaya meron na silang travel pass. Ang problema na lang, yung date kung kailan. Dahil naka-hold. Katulad ng sinabi nyo, naka-hold. Suspended kasi ngayon yung balik probinsya. Yes po, suspended. Suspended ngayon ang balik probinsya. So, talagang wala pa. Wala pa. So, anong nangyari, Tess? Ngayon po, meron na rin silang medical certificate sa tulong din ng ABS-CBN. Ang problema, mag-aantay sila ng hanggang June 21. June 21? Opo, hindi ko po alam kung si Vice President na ang tutulong para makauwi sila ng Samar. Ngayon, ang problema ng ABS-CBN, saan sila
matutulog. Dahil natutulog lang sila, kung makikita nyo dyan sa ating picture, Tatay Rani, ay natutulog sila sa gilid lang doon sa may tapat. Ng ABS-CBN. Oo, tapat. Ito yung main gate ng ABS-CBN, may tapat doon. Doon lang sila natutulog sa bangketa roon. Yes po, yes po, sa bangketa. Yan, yan. Oh. Mm-hmm. Okay yung pagkain dahil binibigyan sila ng mga empleyado. Ngayon eh, umuulan. Umuulan na. So, hindi naman po pwede sa bangketa sila. Tama, so, yun din ang pinakiusap sa akin. Kaya po tumawag sa inyo yung ABS-CBN. Tumawag sa akin ang ABS-CBN. At siyempre, pagkatawag, sabi ko, agara natin gagawin na aksyon. Pero, na-interview naman natin, Tess, yung mga yan dahil 21 pa naman sila. Ngayon eh, base mamaya sa pag-uusap natin, sa pag-interview, kung kaya natin sila ipasok, kasi ongoing naman, construction ngayon, may mga construction eh. Kaya kakausapin natin na kung may marami tayong kaibigan na nangangailangan, eh baka pwede natin naman sila ipasok. Eh, pansamantala, kukupkupin muna natin sila rito. Oh, kukupkupin muna natin sila rito sa offline shelter natin para may matitiran sila at may mga ngalaga sa kanila at titingnan natin. Dahil ang sabi nga sa akin ni nung taga Channel 2 na ABS nito, ang sabi, willing naman sila na maging volunteer din. Willing naman sila mag-volunteer din. So, tingnan natin kung saan tayo makakato. At least ngayon, nasa atin sila, kahit paano may mga matutulugan na sila. At gagamitan natin kung gusto nila, i-endorse natin sila sa mga nangangailangan ng expertise nila. Tutulungan natin. Tutal, nandito naman din na sila ngayon. Para may baon din sila, Tatay Rani, pag-uwi. Yes, kung talagang uuwi, kung may trabaho naman tayong maibibigay, ay hindi, baka hindi na umuwi. Siyempre, kaya nandito yan para buhayin ang pamilya. So, yun ang magiging mission natin, Tess, ngayon. Mm-hmm. Yun ang magiging mission natin. Oh. Alam mo, Tatay Rani, sobrang pasalamat na nila kanina kagad. At ang kagandahan dito, hindi lang shelter ang kaya mong ibigay. Dahil pati pagkain nila, hindi na nila po problemahin. Dahil, tsaka, tsaka dito, kompleto, may CR, mayroong ano. Ngayon, para ano. Doon pala, Tatay Rani, sabi ko saan kayo nag-CR, nagbabayad sila doon sa barangay. Doon sila naliligo. Tsaka, barangay, pinababayad sila? Po, 20 pesos daw po, Tatay Rani. Tinanong ko kanina. Grabing barangay yun. Opo. Huh? Alam mo kung saan barangay, Tatay Rani? Oo, alam ko yun dahil noong nasasakupan ng Channel 2. Tama po. Dapat naman eh, wag gano'n. Sana consideration na lang. Oo, dapat tulungan nga. Mm-hmm. Pinagbabayad pa ng 20. Mm-hmm. Ang bira. Sige, Tess, tapos yan, ay so-solve na natin yan. Gawa natin ng paraan yan. Gawa natin sistema na hindi sila mainip dito. Oh? Kasi ang inyong abang lingkod, si Tatay Rani ho, 5 taon na ho namin ginagawa ito na meron ho kaming shelter dito sa mga street children natin. Yung mga batang nakikita nyo na papabayaan ng kanilang mga magulang na gumagawang hindi na maganda sa kapwa ho nating mamamayan na gumagamit ng kalsada at paulit-ulit na nare-rescue. Ngayon ho ay meron kaming almost 56 na mga bata na biktima ng sitwasyon. Yan po ay aming pinangangalagaan at ngayon ay natuturuan din namin dahil meron ho kaming ALS din ho rito. Natuturuan namin sila ng values formation at kahit paano, importante, may pamilya na ho sila. Tinuring na ho namin silang pamilya. Kaya kung ano yung anim na yan, habang gusto nila nandito, gawa natin ng paraan, ganun din ang gagawin natin. Kung ano ginawa natin sa mga bata, gawin natin din sa mga anim na natin bisita rito, yeah. Tess. Meron pa bang iba dyan, Tess, na ano, natutulungan pa natin? Tatay Rani, ito lang po yung mga comment na nabasa ko. Doon naman tayo sa lighter side. Napakarami. Alam niyo po, Tatay Rani, napakarami nating tinutulungan kada episode. Yes. Kasi bukod doon sa 32, ha? Dalawang 25 kilos, 10 gatas, 10... Grocery mula sa ating butihing Mayor Joy Belmonte. 10 limang kilo. 5 tagsa 10 kilo, 5 taglilima at 10 dinagdagan mo ng 10 kilo, 10 taglilima mula kay Mr. Von Francisco. Bali 42 na yung iniikot namin. Tapos bukod pa doon sa binibigay natin. Yes po, na itong mga napipili niyong tutulungan natin. Minsan 9, minsan 11, minsan 12.
Ganyan po karami ang inihahatid namin at idinideliver namin. Kahit umulan po iyan, talagang kailangan maihatid namin. Nagkakaroon lang po tayo ng backlog kasi yung iba po ay hindi nagko-comment ng kanilang name, address at saka hindi contact number. Hindi alam kung saan idideliver. Opo, hindi namin alam kung saan po idideliver. At kahit malayo, Tatay Rani, eh, talagang nahahatira natin. Mabuti na lang, maganda yung service na binigay mo sa amin. At mapasensya po yung aming driver, kaya nararating po namin yan lahat. Ang panalangin lang namin ay yung magandang kalusugan. Dahil minsan sobrang init, papasok ka sa aircon na sasakyan. Okay po. Ito naman po yung lighter side natin, no? Sabi dito kay Ronaline Consumo, isa siya sa mga top fan mo, Tatay Rani. Umaraw, umulan, bumagyo, pero kay Tatay pa rin tayo. Walang hiningi yan, ha? Ayan po, ha? Okay. Ito, ito ang maganda, Tatay Rani. Mula rin sa top fan mo, Milani Teresita Piolino. Lalong tumatagal, lalong gumagwapo si Tatay. Ah, yan, no? Sinungaling ka. Bakit naman, Tatay Rani, itatotoo naman? Kahit tinan mo yung ating mga replay. Kasi ang nagsasabi lang diyan nanay ko tsaka asawa ko. Ganun po ba? Pero siya, sino nga? Pa-check up mo mata niyan, Tessa. O, ito pa isa. Ito pa isa, Tatay Rani. Rose Ann Anasco. Ang pogi naman yun, Tatay Rani. O, yan, ha? Nangangailangan siguro yan. Dalawa na yan, ha? Dalawa na. Ninervous na ako. Pero alam niyo po, Tatay Rani, marami talagang comment na ganun. At ito pa isa. Bienvenido Migano. Tatay Rani, pa-arbor po ng jacket. Joke lang po. Hayaan nyo. Hayaan nyo. Darating ho tayo dyan na pag tag-ulan na tag-ulan na, mamimigay ho kami ng, ano, jacket ba? Jackie. Jackie kasi dinig ko eh. Jacket ba? Jacket po, jacket. Jacket. Sige, sige. Pagka ano, mag-ano tayo ng jacket, kay tatay tayo jacket. Okay po, Tatay Rani. At syempre po, ito ang sabi ni Joeline Hill. Inuulan din ng biyaya, Tatay Rani. Yes, talaga naman. Dahil po sa gininto ang puso niyo po na makatulong sa lahat ng nangangailangan. Alam niyo ho, ito, hindi naman ho mayaman si Tatay Rani. Hindi naman ho well-known ang apelido ni Tatay Rani. Pero ho, naniniwala ako na pagka ano meron ka, at kahit konti, ishare mo ito, ang Diyos na bahala sa atin. Amen, amen. Naniniwala po talaga ako dyan. Ayan, kaya kayo minsan, nangangamba kayo eh. Kayo, sasabihin ni Tess, boss, marami na. Boss, tama na to. Because, Tess, ayaan mo. Kailangan. Kasi ang taong hirap, ako, Tess, naranasan ko kasi yan eh. Pag yung ang hirap sa isang tao, na ikaw ay magmamakawa, manghingi, para sa kailangan mo. Napakahirap noon, Tess. Napakahirap noon. Kaya, mas masarap yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nangihingi. Yung sitwasyon na yon. Sana yung mga nakikinig sa atin. Yun lang ho ang batayan namin dito. Sa grupo ho ng tatay kay tatay tayo, dun lang ho kami humahawak. At ang the rest noon, si Lord na ang bahala. Amen po, Tatay Rani. Amen. God bless you more, sabi nga. Overtime na tayo, gagalit na EBS. Ito po, isa na lang. Raisa Kylie Menil Gaspar. Happy Independence Day, Tatay. Ganda po ng jacket nyo. Lakas makayayamanin. Pogi-pogi ang datingan natin. Ayan. Pero... Sige, Tess. At isa na lang. At umisignal na sila. Ah. Opo, babati lang ako kasi nagtatampo na yung aking mga volunteers. Yan, kasi lagi silang nanonood pero hindi ko binabate. Ayan, yung aking assistant product leader, Ate Laura Quemado. Ayan, nabati na kita. At syempre, yung aking mga volunteers dyan. No? Level up ka na talaga. Opo. Dumadami na yung fans natin. Maraming salamat po. Shout out daw. Okay po, maraming salamat, Tatay Rani. Ito po, si Tess Naton. Syempre, reporting live para kay tatay tayo dito po sa Oplan Disiplina Center. Magandang yes, maraming salamat, Tess, mula po sa Oplan Disiplina Center.